Nasaksihan sa unang bahagi ng 20th century ang pagsilang at organisasyon ng mga nation-states ng Europe. Ang bawat Europeyong mamamayan ay naging bahagi ng isa sa maraming mga nation-states ng Europa noong 20th century. Maraming mga Europeo ang naniwala na ang pagbabago sa organisasyon ng mga mamamayan ng Europa ay magreresulta sa isang pangmatagalang kapayapaan. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay magiging mailap para sa mga Europeo. Sa episode nating ito, ating suriin ang mga sanhi sa pagsisimula ng isa sa pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng tao, ang unang digmaang pandaigdig. Ang pagkakabuklod-buklod ng mga tao sa iisang bansa ay nagresulta sa pagsibol ng masidhing pagmamahal sa kanyang bansa o ang tinatawag nating nasyonalismo. Kumpara sa nasyonalismong Asyano na nagresulta sa kanilang paglaya, ang nasyonalismong Europeo ay may ibang epekto. Dahil sa kanilang masidhing pagmamahal sa kanilang bansa, ang mga Europeo ay nagkumpetensya kung sino ang mas malakas, mas marangal, at iba pang salik na pwede silang magpaligsahan. Upang mapangalagaan ang kanilang bansa, ang mga nation-states ay pumasok sa iba't ibang mga alyansa. Ang mga nation-states ng Europe ay nahati sa dalawang magkalabang balwarte, ang Triple Entente ng France, Great Britain at Russia, at ang Triple Alliance na binubuo ng Austria-Hungary, Germany at Italy. Kasabay ng nasyonalismo at sistema ng alyansa ay ang pagsibol ng militarismo. Ang militarismo ay ang agresibong paghahanda para sa isang digmaan. Ang Russia ang may pinakamalaking hukbo sa Europe na mayroong humigit-kumulang 1,300,000 mga sundalo. Ito ay sinundan ng France at Germany na mayroong 900,000 kada isa. Ang Great Britain naman ay mayroong 500,000 sundalo, di hamak na mas maliit kumpara sa Continental Army ng Europe. Ang maliit na hukbo ng mga British ay kanila namang tinapatan ng mas malakas na navy kumpara sa ibang mga bansa sa Europa. Ang bilang ng mga sundalong ito ay lalo pang lulobo sa pagputok ng digmaan. Ang militarismo ay naging sanhi sa mabilis na paglaganap ng digmaan sa buong Europa at daigdig. Ang mga general ng bawat bansa ay bumuo ng mga plano kung paano tatalunin ang kanilang kapitbahay. Ang mga planong ito na kanilang binuo ay nakabase kung paano tatalunin ang mga bansang magkakaalyado. Para sa mga general ng digmaan, hindi sila maaaring magdeklara ng digmaan sa isang bansa lamang, kundi pati sa kaalyado nito dahil ito ang nakasaad sa kanilang plano. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay magre-resulta sa pagkakasangkot ng mga bansang hindi naman talaga kabilang sa digmaan. Binago ng mga salik na ito ang Europa upang maging isang bomba na naghihintay sumabog. Isang pangyayari noong June 28, 1914 ang magre-resulta sa tuluyang pagsabog ng kaguluhan sa Europa. Ang Serbia ay isang Slavic country na matatagpuan sa Balkan Peninsula. Dahil sa pag-uudyok ng Russia at pagsibol ng nasyonalismo, ang Serbia ay nag-asam na pag-isahin ang lahat ng mga Slavs sa iisang bansa lamang. Sa hilaga lamang ng Serbia, matatagpuan ang matandang imperyo ng Austria-Hungary. Ang Austria-Hungary ay isang imperyo na binubuo ng iba't ibang mga pangkat etniko kabilang na ang ilang mga Slavs. Para sa Austria-Hungary, ito ay problema dahil maaaring magrevolusyon ang mga Slavs sa kanyang teritoryo upang sumali sa Serbia. Dahil dito, itinuring na banta sa pagkabansa ng Austria-Hungary ang Serbia at ang supporter nito na Russia. Noong June 28, 1914, bumisita si Archduke Franz Ferdinand ang tagpagmana ng trono ng Austria-Hungary at ang kanyang asawa na si Sofia sa Sarajevo, Bosnia. Isang pangkat na mga lalaki ang naghihintay sa pagdating ng dalawa. Ang mga naghihintay na ito ay miyembro ng isang Serbian terrorist group na tinatawag na Black Hand. Ang Black Hand ay naglalayo ng papalaya ang mga Slavs sa loob ng Austria-Hungary upang maisama ang mga ito sa pinapangarap na bansa ng Serbia. Sa unang pagkakataon, sinubok ng mga miyembro ng Black Hand na patayin ang Archduke sa pamamagitan ng paghahagis ng bomba, ngunit hindi sila naging matagumpay. Gayunpaman, hindi naging mapalad si Archduke Franz Ferdinand sa kanilang pangalawang pagsubok. Binaril ng malapitan ng kanilang miyembro na si Gavrilo Princip ang Archduke at ang kanyang asawa. Ang Austria-Hungary ay hindi sigurado kung ang Serbia ba ang nasa likod ng pagpaslang. Gayunpaman, nakita nila ito na oportunidad na burahin sa mapa ang Serbia upang wakasan ang banta nito sa kanilang pagkabansa. Naisakupin ng Austria-Hungary ang Serbia
Ngunit ito ay nag-aalala sa posibleng pag-atake ng Russia, kung kaya humingi siya ng tulong sa pinakamalakas na imperyo sa Continental Europe, ang German Empire, na agaran namang pumayag sa sinasabi ng Austria-Hungary. Lumakas ang loob ng Austria-Hungary kung kaya't nagpadala siya ng mga demand sa Serbia na imposible nitong masunod. At dahil imposibleng masunod ang mga demand, hindi ito nasunod ng Serbia na nagsanhi sa deklarasyon ng digmaan ng Austria-Hungary noong July 28, 1914. Sinuportahan ng Russia ang Serbia sa pamamagitan ng pagpapatawag ni Tsar Nicholas I ng mga sundalo. Sa simula, ang tanging plano ni Tsar Nicholas ay magpadala ng sundalo sa Austria-Hungary. Ngunit dahil sa militarismo, kinumbinsi siya ng mga general na magpadala din ng sundalo sa border ng Germany dahil ito ang kanilang planong naisulat. Dahil sa pagpapadala ng Russia ng mga sundalo sa Germany, ang Germany ay nagdeklara ng digmaan sa Russia. Kagaya ng nauna, ang Germany ay mayroon ding plano dahil sa militarismo, ang Schlieffen Plan. Ayon sa Schlieffen Plan, ang Germany ay kinakailangang magdeklara ng digmaan sa France kung nais nitong makidigma sa Russia dahil ang dalawang ito ay magkaalyado. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ang Germany sa Russia noong August 1 at sa France na hindi naman direktang sangkot sa kaganapan noong August 3, 1914. Ayon pa rin sa planong ito, para masakop ang France, ang Germany ay kinakailangang dumaan sa Belgium. Dahil sa paglusob ng Germany sa Belgium, nagdeklara ng digmaan ang Great Britain sa Germany at sa kaalyado nitong Austria-Hungary. Sa loob lamang ng dalawang buwan, ang lahat ng pangunahing puwersa sa Europe ay nasa digmaan laban sa isa't isa. Ang World War I ay isang mabuting ebidensya kung gaano kalaki ang magiging epekto ng isang desisyon sa kapalaran ng milyong mga katao. Paano kaya kung hindi pinatay ni Gavrilo Princip ang Archduke ng Austria-Hungary? May iwasan ba ang digmaan o hindi? Paano naman kung hindi nila sinunod ang mga plano ng kani-kanilang mga general? Let us know in the comment section. Sa susunod na video, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan ukol sa The Great War. Kaya make sure to click the subscribe button and as always, I'll see you on the next one.